Yo mga tropa, kamusta kayo dyan? Nandito naman tayo sa ating Tagaytay Pigeon Channel. So mga tropa, ipagpapatuloy ko lang yung kahapon na naudlot na ginawa kong video. So ngayon, ilalagay ko dito yung paano kung paano mag-mix ng patoka para sa mga breeder. Tara, samahan nyo. So ito mga tropa, bumili na tayo ng pagkain ng mga ibon natin. Ito, bali mix siya, ilalagay natin siya dito sa planggana. Tapos mimix natin yung binili natin pagkain. Ano yan? Itong binili kong pagkain, pwedeng GMP3 o GMP4. Tapos bili na lang kayo ng breeder mix. Yun ang pagkain sa ano, i-mix nyo. Ang ginagawa ko, 2:1. Ayan, i-mix lang natin to, ayan, makikita nyo. Ilapit natin ang video natin, yung camera natin. Ayan, makikita nyo. Ayan, i-mix lang natin, tapos, ito yung ihalo natin. Kasi ito, napakaganda nito sa ibon. O kahit nga sa manok, napakaganda sa manok naman talaga to eh. Ito gagamitin natin, ayan. Successor, Thunderbirds, ayan. Ito yung i-mix natin to dito sa patoka natin dahil kailangan natin maging healthy yung mga sisiw natin at saka yung mga similya nila at saka sa mga breeder. Napakaganda nito itong patoka na to. So ngayon, imimix natin. Ban! Ito. Gawagan ko yung cameraman ko. Pakihawak. Ganyan lang. Yan. Ano lang to? Pellet din lang to. Ito, bale ito, imimix na natin to dito. Ayan, mix na natin yan dito para mas maganda. Kasi para hindi purong-puro. Mix lang natin. Ayan. Mix lang natin yan hanggang yan. Para maging healthy yung mga magiging anak nila. Ay, yung pagkain nila, maganda. Kahit hindi na tayo muna mag-mix nito. Ayan. Siya lang yung cameraman ko, magigas lawang kamay eh. Pasmado na yung kamay eh. Ayan. Yung mga tropa, makita nyo ito, successor na ginamit natin, pang-mix. Kasi magpapakain tayo, tapos tuturo ko sa inyo maya-maya yung kung paano ako mag-mitos. Tuturo ko sa inyo. Yung mga tropa, pahensya na kayo kagabi o kahapon, hindi ako nakapag-upload ng video natin dahil meron akong inasikaso. Inasikaso ko yung monetization ng aking channel kasi na-monetize na tayo ni YouTube. So mga tropa, may mga ginagawa lang ako step by step kasi kailangan niyang iproseso. So ngayon, yun muna ang tinutukan ko tapos habang may pinaayos din ako sa sasakyan ko kaya yun ang nangyari kaya hindi ako nakapag-upload. So ito mga tropa, update ko lang kasi sa mga ibon ko. Ayan o. Oh. Ayan, ready sila. Ayan. Alas 4 na. So mga tropa, punta tayo sa ano natin, mga breeder natin. So mga tropa, kahapon, hindi mo pinakita ko sa inyo na gumamit tayo ng successor. So, tinanong natin siya sa ating patoka. Tayo dito, minix natin siya. So ngayon, hindi tayo masyado gagamit ng mga vitamins sa ibon natin kasi more ano na yun vitamins at saka vitamins sa para sa mga breeder natin. So hindi na natin kailangan na marami pang cheche boreche kasi healthy siya. So ngayon uubusin ko yan kasi ito ang minix ko kahapon, bale dapat talaga 2:1. So ngayon ang ginawa ko 2:3 kasi ganito yan, dalawang breeder tapos dalawang GMP3 o GMP4. Tapos kasi magdadagdag tayo ng successor. Kaya ngayon, ang nangyari, 3:2. So ngayon, ganun lang yung mix nyo. Basta sa lima, tatlong pellet, dalawang breeder lang. Para hindi masyado purong-purong breeder. Kung purong-purong breeder, hindi siya masyadong purong pellet. May halo din siyang mix na concentrate na breeder. So mas maganda yun, mas mainam yun. Kasi mas maganda rin ibigay sa mga ibon yun dahil gaganahan silang kumain. Ayan.
So, update ko lang kayo sa mga ibon natin. Ayan, no. Okay sila. Mga naka-pairing na sila. Wala na silang ano. Landian na lang. Ito yung pang-raffle natin. Ito. Ito pa. Naglalandian pa rin sila. Ayan. So, yeah, update ko lang kayo. Ayan, oh. Ito, hindi pa pwede. Ta. Ito, pakita ko sa inyo kung bakit hindi pa pwede. Ayan, oh. Ayan yung itsura niya, oh. Kita nyo? Lugon. Ito pa isa. So, lugon ng Lego. Pero, malapit na. Malapit na yan. Konting kembot na lang yan. Ayan, oh. Konting kembot na lang yan. Tsaka to. Ayan, konting kembot na lang yan si Desmet. Tapos, ayan, nagtatawagan na yung mag-asawa. Ito, nagtatawagan na yung mag-asawa. Sila ko sa video ko. Ayan. Tatawagan na sila. Landian. Si ito, naglalandian na rin Maigi. Tapos ito, si Desmet. Ah, si ano. Yung dalawang yan, si Vicente ngo. At saka si ano, BL Olson. So, ito naman yung ating ano. Ito naman yung ating mga Terminator. Ayan. So mga tropa, tara. Tuturuan ko kayo ng konting basic about sa pagmimintos ng mga ibon. Andali, papasok muna tayo sa loop natin. So ito mga tropa, nandito tayo sa ano natin, sa Summer Warrior natin at sa South Warrior. So ngayon medyo nakita nyo, pakita ko lang sa inyo, may nakaharang tayo dyan, hinarang lang natin. Narangan natin sila dahil sineperate natin yung babae. Kasi nagkakastahan sila, nagkakastahan. So ngayon hinaya ko muna silang separate. Pero sa gabi, pagsasamahin ko rin sila. Yan mga tropa. So mga tropa, mabalik tayo sa usapan. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawang, hindi ko masinasabi para bumili sa mga ibon ninyo. Para lang merong breaking point ang mga ibon ninyo pagka nagmimitos kayo, kung paano ba ang dapat diskarte sa pagmimitos ng ibon. So ngayon, meron tayong ano, pentel pen, tsaka whiteboard. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang ginagawa kong diskarte. Bale, ang mangyayari lang dito, ayan. So ngayon, ang gagawin lang natin diyan is gagawa tayo ng to, tatsulok. Yan. So ngayon, so mangyayan mga tropa, gumawa tayo ng tatsulok dahil lang ibon natin, ganito ang gagawin natin mito sa mga ibon natin pagdating ng gusto nyo siyang mabigyan ng breaking point. So ngayon, imagine ninyo, ito yung loop nyo. Imagine ninyo, ito yung loop nyo. Ito. So ngayon, magbigay kayo ng 20 kilometers to 30 kilometers ang bitawan ninyo. O bala kayo, unti-unti nyo. Kung hindi nyo kaya, gawin yung 10, 15, 20. O ko sa akin, sample ko na lang yung sa akin. Yung sa akin kasi, pag nagbitaw ako, minsan nasa 30 kilometers agad. Ito hanggang Mabalakat o kaya hanggang dito, hanggang Concepcion Tarlacagad. Binibigyan ko siya, mga dalawang bitaw na ganun, dalawang bitaw dito, Concepcion Tarlac, mga 30 kilometers, ganun ang bitawan, tapos ganun din dito sa kanan, sa kaliwa at kanan. May kaliwa kanan kasi tayong bitawan. Ito kasi parte ng, sabihin natin parte to ng Tarlac, ito parte ng Nueva Ecija. So ngayon, yung dalawang yan, bibitawan ko. Kaya ako sila nagbibitaw ako sa dalawang layer na to, kasi pag rumonda ang ibon dito, tapos rurunda rin dito, makikita nila itong dalawang pinagbitawan nila. So ngayon, ito yung loop mo. So ngayon, dito sa loop na to, sa loop mo dito, ito yung gagawin mong breaking point ng mga ibon nyo. Yung dalawang yan. So ngayon, ito naman, paano hindi mahahatak ang ibon nyo papunta dito sa, sabihin natin lumampas yun, nandito sa Pampanga or ano, Cavite, pupuntang Batangas. So ngayon, ganito naman. Pag natapos kayo mag, bago kayo magbitaw dito sa ano, dito sa dalawang dulo na yan. Dalawang dulo na yan, no? Dalawang dulo na yan, yung Tarla at saka Nueva Ecija. Ngayon, ganito gawin natin. Babaligtarin natin. Babaligtarin naman natin yung loop natin ng, kunyari, di ba ito yung loop mo? So, ngayon, magbitaw ka lang dito sa banda dito. O, sabi natin, 15 kilometers dito. O, kunyari dito, kunyari, nasa Maynila ka. Ang laban natin, labanan natin is north. So ngayon, kalimitan niyan, nagkakahatakan niyan. Kunyari nasa, palagay natin nasa Valenzuela ka. So ngayon ang ibon mo, mahahatak niyan papuntang Monumento, Quezon City. Ngayon, magbitaw ka doon. Magbitaw ka ng
mga 15 kilometers lang. Ito ka dito ng 15 kilometers, 15 kilometers. Yung alam mong hataan ng ibon, doon ka magbibitaw para yung ibon mo dito pa lang sa parting to, hindi na mahahata ang ibon mo. So ngayon, ito ang monumento, ito yung Quezon City. So ngayon, magbibitaw ka sa dalawang yan para hindi mahatak yung ibon mo. So ngayon, pagdating ng ibon mo dito at meron ng bitaw dito sa dalawang to, pagdating ng ibon mo dito pa lang, kakayanin na ng ibon mo hindi mahatak. Nagigits yung sinasabi ko. So baligtarin rin uli natin. So ayan naman. Oh. Andito tayo sa tuktok na to. Tuktok na to. So ngayon gagawa tayo ng isang tatsulok na ano, pabaligtad para hindi kayo malito. Yan. Ganyan. Ganyan yung ginagawa kong technique sa mga ibon ko. Ito, sa Nueva Ecija. Ito, Tarlac at saka Nueva Ecija. Sa Norte kami, no? Tarlac, Nueva Ecija. Ito naman, ito yung loop ko. Ito. Dito yan. So ngayon, nandito ang loop ko. Magbibitaw din ako dito sa ano. Pabalik muna. Kasi, ang gagawin ko para hindi mahatak ang ibon ko pabalik. Ganun ang discarding ginagawa ko. Kaya nyo napapansin na medyo mabilis ang ibon ko kasi binibigyan ko silang breaking point. Yan yung mga diskarte ng mga veterano at sa ayon syempre yung mga alam ang diskarte na paano hindi mahahatak ang ibon nila. Kahit gaano kadaming volume ng ibon yan. Hindi basta-basta mahahatak ang ibon yun basta nagawa nyo itong dalawang to. Yan ang may sasuggest ko sa inyo kung paano magbitaw ng mga ibon. Yan ha mga tropa, binigyan ko kayo ng panibagong knowledge o kaalaman para hindi kayo mahatak ng ibon. So ngayon, hindi ko naman sinasabi kung gawin ninyo to. Ang sinasabi ko lang, para meron lang kayong guidelines. Kumbaga, ito yung tinuturo ko to is nasubukan ko na. Ito lagi ginagawa ng ibon ko, ginagawa ko every may karera, every season ginagawa ko to para hindi mahatak ang ibon ko. Siyempre, pagka ginawa ko yan, siyempre sariling diskarte ko yan. Hindi ko na kailangan magsama ng tropa, kailangan sariling diskarte. Kaya nga may sarili tayong pagsisikap eh. Kailangan mo magsikap para manalo. Hindi ka kailangan dumepende sa mga kasama mo. Dumepende ka sa loop mo, sa diskarte mo, at sa mga ibon mo. Bigyan mo sila ng sariling daan. Daan, ito daan to. Ito, pinaka midpost mo to sa norte. Yan, north yan. NDR na lang. Yan, NDR yan. Yan, NDR. Ito, NDR yan. Ito naman, sinasabi ko dito, ito naman, papuntang SDR. Yan. NDR, tsaka SDR. O, yan. Medyo baligtad lang yung sulat ko. Tika lang, isin natin. Pag ganito pala. Yan. Yan. Dito NDR, dito SDR. Kaya tayo nagbibitaw sa mga ganyang kalalapit kasi para hindi ma yung ibon natin may breaking point na dito sa norte, dito sa dalawang dito, tapos dito, meron din siya pag once na nahatak siya at lumampas siya dito. Dito dumaan ang ibon natin. Ito naman yung tatamaan nila dito sa parting to ngayon. Hindi ang susunod niyan, hindi na sila mahahatak kasi meron silang breaking point dito sa dalawang to, tsaka dito. Ito, ang gagawin niyo lang po dito, dalawang bitaw. So pagkatapos po niyan, magunti-unti na kayong bumitaw dito sa norte. Pag nagbitaw ho kayo, ito ang uunahin nyo. Ito ang first. Ito yung first na gagawin nyo. Ito ang first. Ito, second na lang to. Ito, second to. Yan. Second yan. Ay, baliktad. Pangit sulat. Yan. Second to. Ayan. Ito first, gawin nyo. Ito second. Para yung ibon nyo, hindi mahatak ng basta-basta. Yan mga tropa, may natutunan naman kayo kay Tagaytay Loop. So mga tropa, nagpapasalamat nga po pala ako sa mga sumusuporta sa akin channel at saka lalong-lalo na po kay Papa Jesus dahil sinusuportahan din po tayo ng Papa Jesus para maging malakas tayo sa araw-araw. So mga tropa, abang-abangan nyo lang po yung ibibigay ng mechanics sa mga ibon natin kasi as of now, medyo bumubukuan na yung mga sipit-sipit ng mga pang-ruffle birds natin, yung mga hen. Siguro sa minanin tayo mga 1 week lang mangingitlog na yung mga kasi nasa kondisyonado naman sila. So hintayin nyo lang, maglalabas tayo ng mechanics at sasabihin ko saan kayo magsesend sa akin ng entry nyo para malaman nyo, manood kayo lagi sa akin channel para malaman nyo at makasali kayo sa Rappel. So mga tropa, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po sa inyo at paiwanan na lang po ng like at saka share tong video na to. At kung magme-message po kayo, babasahin po natin isa-isa yan.
At kung bago pa lang po inaadalo dito sa aking channel, please subscribe at pa-pindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video. So mga tropa, stay safe and God bless.